Bakit? Yawa tama, kamukha mo si Gaspar, yung putang inang aso na napulot namin sa public market, yung napakawalang hiya. Kumuha mo si Gaspar, tangin ang reference yan, siya lang nakakalo. Aso, aso sa public market. Ay! Tuweng! Welcome back to Break It Down. June na at malapit na magsimula ang mga klase. Abangan nyo ang opening ng Lunibersidad Rap Academy. Ito po ang tanging klase na virus-free. At tuloy-tuloy tayo at higit sa lahat, libre to. At ngayong araw na to, magre-review na naman tayo ng isang comedy na battle, isang icebreaker na battle. Itong laban na to ay Zaito versus Tweng na nangyari din sa Ahon 10. So, simulan na natin. Rest in peace, Lil John. At syempre, shoutouts para kay Looney. Nanalo ng coin to si Tweng. Pinili niya mauna si Zaito. Tigdalawang minuto dapat. Pahinga natin, unang banat, Ahon 10, Zaito. Mga sumina-sumina. Mga nakasumina-sumina. Hey! Saan? Game! Tueng! Alam si Tueng at Tueng! Tueng! Tueng, ba't ikaw din na ako pa si Tueng? Hindi mo na ako kabigan, Tueng. Alala mo, Tueng, dati Pambilang, Mamboro, Pamboro. Di mo itin, Tueng? Tueng, hindi na ako kambigit. Tueng, eh, dala ako dito, Tueng, no? Tueng! Tueng! Hanap ko lang, Tueng, ha? Huwag kayo kong agad yan, ha? Ito na, Tueng! Tueng, itala ako, Tueng! Alala mo ito, Tueng, di ba? Tueng, no? Ba't ikaw din na ako pa si Tueng, ha? Aaway mo na ako, Tueng! Aaway mo na ako! Diyan tayo ba, Tueng, ha? Aaway mo na ako, Tueng, ha? Alam mo, sinakataaway. Bali ang pata ko. Alam mo? Ang impada ko ito agaling. At talo ko ti Tueng! Tueng! Utang, ano mong hirap mo kalaban, Tueng? Tueng, ano bang gusto mo sa buhay? Tama na, pwede ka na sa bahay! Patunayan mong wala kang kasalanan. Hindi ka naman talaga totoong adik, eh. Palabasin natin na diet ka lang. Pag tinanong bakit lubog yung pisngi mo, sabi mo, dimple mo yan. Tueng! Ako, gumugat, Tueng, ha? Tueng, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Marami kayo, nasa mental sila. Kung gusto mong makita, tapos sasamahan kita. Yung iba, nakakulong. Yung iba, wala, ganun talaga buhay, Tueng. Sana masaya na sila. Pero, Tueng, kung gusto mong makita, oh, mauna ka na. Malaking palaisipan sa amin ang pagkawala mo sa kagubatan. Ang sabi, binuhat ka ron ng mga lamok, dinala ka sa malayong kabundukan. Ang sabi naman ng iba, meron ka raw kasintahan na matandang diwata na adyosa ng mga bingi. Kaya pala siya, sumisigaw ko eh. Ha? Ha?
Siguro kinakausap mo siya, pre. Ganda ng mga ano, tayo nga. Ikaw, hindi na ano, totoo nga. Bago tayo nga, no, amit nga na. Totoo nga, oh. Sempong ka na. Sarap, Toeng! Toeng, lipat ako, Toeng, oh! Toeng! Toeng! Sarap, tama, Toeng, oh! Toeng! Tumawa, Toeng, ahain natin to, Toeng! Ikaw bago na buhay, Toeng? Ha? Kiss mo ako, Toeng? Kaya mo na pala at pangay, Toeng. Yung round 1 isa, ito halos walang laman. Nag-ano lang siya, parang gumawa siya ng skit na dala siya ng fake rugby, tinry pa niyang inumin. Sayang, no? Sana nilagyan niya ng konting, parang hindi siya nag-rap dun eh. Siguro mga 8 bars lang yata yung ni-rap niya. Tignan natin kung paano yung round 1 nito eh. Zikes! Bagay na bagay yung ginawa mo kanina. Hindi ako mahirap kalabanin. Madali ka lang mautok. Basahin ko muna sa ano. Basahin ko yung munang message na nakita ko sa bulang kristal. Teka lang, Zites. 39% pa, Zites. Boss, baka meron ka. Diyan, pahiram muna ako. Parang awa mo na. Dami ako lakarin mga papel nila baby sa school. Tanda na, wala pa birth certificate. Iro na ka na cellphone to eh! Itong si Zaito, Zaito, ang hindi nyo alam, may tulay to. Mula Cavite hanggang Metro Metro, Manila. Kasi may pulis sa ilalim. Dumaan ito sa ibabaw para sa parak, makaiwas. Bakit? Kasi bato-bato sa pangit, itong natamaan ng sabu, sana hindi magagalit, basta't huwag lang daw siya mahuhuli. Kasi kailangan talaga ng Zaito ng pera pagpapatuli sa mga anak ng lalaki. Ilan ang mga hindi patuli? Teka lang, binilang pa niya. Bilangin mo man Zaito sa mga daliri mo, mga titi niyo, mas pangit pa sa Kadiri. Kaya huwag mo nang hintayin bang lumaki na ang mga bayag nila. Tanong ko, ano ba ang pinagkakaabalahan mo at mukhang marami pag hindi pa bayad? Ha? See? Marami ang nagtatanong. Yawa, walang pinagkaiba to sa Negrong taga East Coast Reference Staten Island Niga ODB. Kaso, all dirty... Alam niyo, kung may mga left field na rapper tulad nila Zendlook, sino pa ba yung mga... naririnig ko ng malalim bumanat. Si Tweng, may sarili siyang classification niya, no? Kumbaga, si Aklas, ganun din, medyo kakaiba. Pero yung kay Tweng, talagang hindi ko alam kung saan niya hinuhugot yung mga salita niya o ano ibig sabihin nung mga sinasabi niya. Siguro yung appeal niya nanggagaling sa mismong itsura niya, karakter niya, kung yung mga dinadala niyang props sa stage. Kung napansin niyo nung round 1, yun nga si Zaito, parang pinakita niya yun, may dala rin siyang sako dahil kadalasan sa mga battle ni Tweng, lagi siya may dalang bag na kung ano-ano yung laman. Pero hindi ko talaga maintindihan kung ano yung style ni Tweng eh. Kung malalim ba siya o nagpapatawa siya. Tsaka pag bumabattle siya, hindi siya
pag siya na yung nagra-rap, hindi siya umingiti eh. Seryoso siya sa ginagawa niya eh. So, naka-curious ako kung ano yung motivation niya eh sa mga rap niya. Tuloy natin. Bankrupt ng utang clan, putang ina, OMG! Hindi ba kaya lulumba rin sa droga itong pabaya? Pero bago natin pabayaan to, hayaan niyo muna akong maglayag. Si Tweng! Si Tweng daw na may tililing. Ang hindi niyo alam, ako isang artisan, designer, director, etc. Real artist and my time is expensive. Ikaw, your bills are still expensive. Kahit artista ka na sa telebisyon at ang dami mong racket, kulang ka pa rin sa budget. Hiyawa, tama, baka tuloy pa rin ito sa amat. Yan kasing bisyo-bisyo. Kaya may tulay sa aming munisipyo mula Tagbilaran City to Makati. Bakit? Sinadya akong pinagawa. Agad-agad ako'y sabik. Para pagtawid mayayanig. Bawat hagbang lumalabag sa mga kagaya mong napapraneng. See? Ang mga isusumbat ko sa'yo mamaya sa round 2 ay huwag mo munang dibdibin. Itong ginagawa kong art of storytelling ngayong round 1 ay hindi mo na kayang tanggapin. Nagyabang pa tong gago na magaling daw sa palitan ng letra at kataga. Yawa, ngipin mo lang naman na mabigat. Wala itong kaba kahit sino tong sikat. Alam mo, last week may nagtanong sa akin, Tweng, si Zaito ba Pilipino ba siya? Sabi ko, oo. Pilipinong feeling, negrong tanga. Aba, kalaban mo, uprising din pala. Sabi ko, oo. Siya yung isang miyembro may mukhang parang resulta ng upcycling na asong daga. Yung masasabi nito, yung upcycling na asong daga, ano ibig sabihin nun, di ba? So, para sa kanya siguro may ibig sabihin yun. Pero kahit anong himay na gawin natin, kahit ano pang encyclopedia o kahit anong website pa konsultahin natin, talagang tingin ko wala tayong makukuha ang meaning dun eh. Pero at least nagra-rap siya, nagra-rhyme siya. Yung ginawa ni Zaito ng round 1, medyo nasayang yung round 1 niya dun. No? Kumbaga pwede naman siya magpatawa ng saglit tapos pinasukan niya ng rap. So hindi ko alam kung wala silang enough time para mag-prepare dito sa battle na to o baka last minute na battle to. Pero yun, naku-curious talaga ako kay Tweng kung saan niya hinuhugot tong mga salita na to at kung ano yung dahilan niya bakit niya napagsasama tong mga salita na to. Upcycling na asong daga. Siya yung isang miyembro may mukhang parang resulta ng upcycling na asong daga. Upcycling na asong daga. Upcycling na asong daga. Alam mo, kaya itong, teka lang, kaya itong idol ni Bamboo, teka lang, kaya itong idol ni Bamboo, di pistola ngayon, magmimisto lang, umakahol na daga. Kayo ang magiging saksi sa pagganti ko nitong mamamatay. Isasakay ko siya sa big yellow taxi nang nasa loob, Kuya Kebs, Alaric, at Supreme Fist. Ibabalik ko sa memorya yung panahon na kinukup siya ng uprising. Pero sa ibang transition, kinukup ka ng uprising. Pero sa ibang transition, bigla mag-i-English eh. Kulit eh. So, kaya binanatan siya ni Zaito ng parang baliw. Kasi yun nga, saan-saan lumiliko yung mga sinasabi niya na wala talagang dahilan kung bakit ganun, no? Tuloy natin. Yung panahon na kinukup siya ng uprising. Pero sa ibang transition, kinukup ka ng uprising para mabugbog ko lang sa twang cell rhyming. Yawa, wala akong pake kahit ikaw ay freestyle artist. Alam mo, sabi ni Sir Arek sa taxi, uy, sino yung naka-mouthpiece?
Ayun sa may puno, tara kausapin natin. Sabi naman ni Kuya Kebs, kung ano, magkamukha sila ni Kulyo. Putang ina, Kulyo! Eto, Kulyo, baka gangsters, parasite! This Pedro Paradise, I'll pull down this barking rat! Oh! Sabay, pinaalik ko sa sahig kay kanyang big yellow front teeth. Oh! Panes! Okay, yun yung round 1 ni Tueng. Wala nanalo sa kanila doon. Hindi ko magets kung ano yung pinupunto ni Tueng doon. Si Zaito, hindi siya nag-rap. Pero alam ko naman na parang kinukutsa niya. Kinukutsa niya lang yung style ni Tueng. Pero yun nga, medyo malabo talaga. Pero usually, ganito naman talaga yung mga battles ni Tueng. Wala pa akong naririnig sa kanya na linya na tumatak talaga. Parang kadalasan yung mga tao, yung tinatawanan sa kanya, ay yung mga sinasabi niya na di natin alam kung saan galing. Kumbaga, i-combine mo pa yun sa itsura niya, sa mga suot niya, sa dala niya. So, pakinggan natin itong round 2 ni Zaito. Yo! Kung makapagsalita yung tarantado, akala mo nagbago ka na? Unang-una kita namin kanina, puta ang tanong, meron ka ba? Ang may pulis daw sa ilalim ng tulay. Tignan mo yung tira niyo, tama, pamatay. Ano, nakita mo niyang daga? Ah, yung daga. Yung daga. Teka. Yung daga. Di, maganda to, teka lang. Waiting go. Yung daga. Bakit mo yung daga? Tinitira mo ba ito yung mga anak kong tuli? Bakit tuli ka na ba? Baka pakitaan ko yung ulo ng titi, matakot ka. Sabi mo, ulo ng tuta. Tignan mo, Tueng. Pustahan tayo, 4 days na yan, oh. Pagpa 5 days na, bukas may laban pa. Pahinga naman, Tueng. Mahaba pa buhay. Huwag mong sagarin. Tueng, tulungan mo yung sariling umangat. Kuha ka ng lubid, tapos magpahila ka pa angat. Ganda ng tama mo, Tueng. Naingit ako sa'yo. Nagbago na nga. Kung makapagsalita ang gago, di nga di ka makalabas ng bahay pag walang tama to. Bibigyan kita ng mga trip to yung pag may tama ka natin. Bilangin mo lahat ng mga taong grasa sa kalsada tapos kaibiganin mo sila. Malay mo, doon mo makita yung tunay na hinahanap mong pamilya. Tueng, eto may papakilala ako sa'yo, Tueng. Baka makilala mo siya. Miki, meet Kuya Tueng. Hi, Kuya Tueng. Oh, atira na kayo. Tirang-tira ka na daw. Kamusta? Kailan kayo ulit nagkita ni Aklas? Alam mo, ikaw ang madalas na bukang bibig niya sa akin madalas. Sa lahat daw na nakakausap niyang insekto, ikaw yung pinakamalakas. Tueng! Ganda ng forma mo! Makita mo yung daga! Ha? O baka nakita mo yung palaka? Alam mo, Tueng, marami pang pagkakataon para magbago ka. Isipin mo, marami kang fans, Tueng, o mahal ka nila. Isipin mo, pagbigay sa'yo ng pera ni Anigma mamaya, unahin mo, tira ka na! Gusto mo, wag ka na umuwi! Tira ka na lang ng tira eh! Maganda yan, Tueng, yung pambahay sa aeroplano, wag mo nang kunin. Iskur mo na lang. Tapos pag may tama ka na, tamang lakad ka lang. Diba, Tueng? Ang bamis. Tignan mo yung tama, pawis na pawis. Alam mo, Tueng, nagbago na si Aklas. Nung una, akala ko manas. Puta, nagulat ako yung bouncer, binuhat niya pataas. Si Tueng matindi, nung nakasalubong ko naman. Utangin na, bit-bit yung sampusa ako ng bigas habang sumasayaw sa daan. Nung nilapit ako, utangin lang, sarap tadyakan. Puta, purusa ako lang pala, wala naman laman.
Ang ganda! Nakakainggit ka. Alam mo ito yung pag-aasa ka pa eh. Kasi pag-aasa wala na sa'yo. Ganda na ko yung tas mo. Alat naman duro ko to. Paglabas yan namaya, magdadasal yan dyan. Sumalamang kang kalabong pong pong pong. Sideline na ito, hula. Alam mo, ginagawa niyo yung pag wala nang tama. O, balik bato na lang, uhulaan ko kapalaran niyo. Mo sa bato? Pangarap mo ba to? O si Twing pa ba to? Twing! Pagising ka sa katotohanan! Mahal na items, wala bang tama? Kain ka na lang, masarap pa, tapos tulog ka, o pagising mo, mataba! Tira ka, tamang lakad ka. Tira ka, tamang isip ka. Lahat ng tropa ng asawa mo, pinagsisilosa mo pa. Puta naman, Ping. O bumili lang na suka. Sabihin mo, nakapagkatuta na sa iba. Ang ganda. Ano idudulot sa katawan mo niyan? Tignan mo nga, walang... apat na araw ka lang walang hapunan. Saan pumunta yung binabayad ni Enigma? Ako, hahanapin mo yung mga pera ko. Marami akong obligasyon. May mga... Yung ahas na sa ulo na ni Zaito. Pati yung ahas eh, hindi na kinakaya eh. Nakako sa London! Sa Europe, Australia, Amerika! Hindi lang nila alam, tatay nila ako. Ganyan naman ang mababae, di ba? Aanakan lang ako. Tapos yung mga kuha yung gusto nyo, pagkasawaan nyo ako. Kaya yung paubos na lahi natin, ingat-ingat ka rin. Baka napang isip-isip ka na, Twig. Eto, bayawak, Twig. Ngumalak. Ito, kahit pa paano nag-rap siya doon. So, ang makukuha ko doon talaga na ano, na mensahe, kids, don't do drugs. Pagyan natin yung round 2 nito, Heng. Wala na akong pakialam sa mga criteria of judging nyo. Wala akong pakialam sa sinabi mo. Wala akong pakialam kung puputulin ni Sir Arik to. Mahaba pasensya ko pero mas mahaba itong round na to. Habaan ko buhos ng galit ko ngayon para masahaba pa buhay ng pangit na to. Sir Arik, Tweng style. Game? Game! Alam kong karamihan sa inyo dito nanonood rin ng Unguyan segment ng Flip Top Battle sa YouTube. Ito ay dedicated sa komedyanting... Tinamaan pa yung mic. Seryoso pa naman siya. Ay... Tulit natin. Nanonood rin ng Unguyan segment ng Flip Top Battle sa YouTube. Ito ay dedicated sa komedyanteng MC na nakasama natin dito sa Rap Battle League. Isa ito sa huling mga linya sinabit ko kay Lil Jan. Balikan mo ang salitang saklot, sadsad, saksak, samsamin, sanhin, sibol, kung ilan ang letter S. May ibig akong sabihin. Tapos sa bandang huli, sinabi ko, isa kang pusa na may hepa,
pusa sa kusina na may ipis sa pisngi niya, pusang kakaloka, pusang mahina sa likod ng pabangisan, pusang walang husay, pusang kanina ko pa tinanggalan ang siyam na S sa buhay. Tapos, isa ito sa mga huling sinukli niyang pagsagot sa akin. Putang ina mo, hindi ako pusa. Hindi ba narinig niyo, tiger ako? Unang tapa ko ng high school, first year, tiger o pantera tigris, largest family ng felidae or cat family, ayon sa libro ng karunungan. Kaya ako kinikwento to sa you, Zites, kasi parehas kayong komedyante na may natural ding kabubuhan. Eto pa, galing naman ito sa isa pang bobong nilalang. Sabi ni Aser sa akin. Sabi niya kay Aknaso, dahil ako si Tweng, ang mga mata ko ay may isip bata. Putangin ang lyrics yan, kaya tayo pinag-iinitan ng batas eh. Ang mga mata ko ay may isip bata, ibig sabihin, curious ako. For example, ba't ko sisimplihan ang linyang bobo si Aser? Kung pwede ko namang sabihin, tamad mag-isip niyang kalam, kaya walang alam yan sa sining. Gago, parehas lang sila ni Poison 13. Kasi sabi niya, sa manika mo lang naman kayang kumitil ng virtual, ako kaya kong gawin yan verbal, bayad, ginto at kristal. Oh my God, mangkukola, Mr. L. To the airport lang ang props, wala namang scale. Fuck that! Ano ba sa tingin nyo ginagawa ko dito? Gamit props ba? Na nagsisign language? Perform sa stage lang ba na tamang chill? Yawa, Poison 13, define the word scale, bitch! Kaya lang daw ako, naging uprising, ginawan ko si Arik ng pipa ng kahoy. Yawa! Sabay sabi niya, sip-sip! Eh gago, abilidad ko na yan dati pa. Art addict ito since 1980. Eto pa. Umiyok pa. Eto pa. Ay, Tweng. 1980. Eto pa. Art addict ito since 1980. Niminsan wala akong ginawang pasikat dito na pasipsip. Kailan? Bakit? Para makuhang hiling, makuhang tapik, makuhang hiling. Yawa kong sa Bisaya, muramog na lang piling. Binigno Aquino Jr. sa 500 pesos kasi hanggang sa pera lang kayo nagmamalalim. Di ba, Poison? Sabi mo, sinusuklian ko yung utang na loob ko kay Arik dahil ako'y sawang-sawa na sa utang. Yan ang sabi mo. At sabi ni Aser, sa totoo lang, pwede naman akong magpa-easy-easy lang kasi hindi naman ito isa buhay. Pero hindi ako nagpabaya kahit pakitaan mo ako ng pangit, papakitaan kita ng maganda. Malaki respeto ko kay Sir, kaya ako naghanda. Ganyan kayo kasip-sip at kamukhang pera. Yawon sa manitanaw niyo lang yung binabuhat. Some fucking joke. Naghanda nga si Aser pero siya ng fucking... Saan niya pa nang galing? Nakakatawa lang na binabasa niya yung mga mensahe ng mga PM sa kanya ng mga MC. May dala pa siya mga papel. Sana kinabisado na lang niya yun. Pero kahit papano, entertaining talaga si Tweng, no? Kahit na malabo yung mga sinasabi niya. Kumbaga, yun yung role niya sa Flip Top. Tuloy natin. Ganyan kayo kasip-sip at kamukhang pera. Yawon sa manitanaw niyo lang yung binabuhat. Some fucking joke. Naghanda nga si Aser pero siya ng fucking joke. Kaya ito ay Tweng versus Zaito versus Aser versus Poison 13 at R.I.P. Lil Jon. Rest in Pacquiao kayo mga bobo. Putang ina, ahon din. Daig ba ang milyonaryong slam dog? Kasi minura ko pa rin kayong apat parang Royal Rumble. Abilidad nyo kasi as an MC, pa-extra-extra lang ng mga aktor. Hindi nyo kaya abilidad kung may extra-extra trophies kasi utak award-winning director to like Danny Boyle. O diba? So anong mali ngayon sa sinabi ko ha, Zaito Boy? Ang hindi nyo kasi malunok, kada bitaw ko ng mga salita sa bawat round, may multiple fucking meaning. Minus one tong bobong freestyler, tulog multiplex ako sa kakaibang sining. Kaya hindi mo talaga malunok, parang pagkain. Kasi barado pa utak sa shabu,
nitong labas ngipin na artistahin. Sige, labas mo! Gago, hindi yung ngipin mo. Yang kakayahan mo sa freestyle sites. Huwag mo na isipin yung mga sinulat mo. Mga sinulat ko nga, binalansi ko na lang sa aking enterprise. Yawa, chong, depende sa design. Ganyan ako mag-market. Yawa, tama. Kamukha mo si Gaspar. Yung putangin ng aso na napulot namin sa public market. Yung napakawalang hiya. Kumuha mo si Gaspar. Tangina, reference yan siya lang nakakalo. Aso, aso sa public market. Ay! Tweng! Yawa, chong. Depende sa design. Ganyan ako mag-market. Yawa, tama. Kamukha mo si Gaspar. Yung putangin ng aso na napulot namin sa public market. Yung napakawalang hiya yung ugali. Napakakurakot. Yung mga perang pinadala daw, putang ina, sinasako. At isa rin siyang siloso na ewan. Biruin mo, binlock na kaming lahat. Sa network, tanong ko, huy puta, anong rason? Tinanggal niya kaming lahat sa koneksyon ng internet para mas malakas daw signal at masolo niya bawat gabi, makadutlak niya kanyang ka-cybersex. Yawa, may dugong bughaw, chong. Bilib na bilib ngayong prinsesa sa kanya kasi kahit daw nagsasabutong si Gaspar, nagwawalis naman. Kasama yung best friend niya, mukhang ipis na kawatan. Ayun, nandun. Dun sila nakatago sa may Dawis, Panglao Island. Dun sa dating tambayan ng mga Spanish food lovers. Binugbog kasi yung isa. Spanish food lovers. Tangin ang likuyan, biglang-bigla eh. Doon sila nakatago sa Panglao sundanan. Yung mga tambayan ng Spanish food lovers. Bigla nagiging konyo. Ay. Ayun, nandun. Doon sila nakatago sa may Dawis, Panglao Island. Doon sa dating tambayan ng mga Spanish food lovers. Binugbog kasi yung isa. Nung dating trabahante sa resort at mga construction workers. Alam mo yung galit na panday madalang itak. Sinaksak niya sa mukha yung aso. Tsak, 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 tsak. Daming saksak sa mukha. Tapos, sinabi niya, nilagyan ng mga sesame seeds sa mukha isa-isa ang butas. Tapos sabi ng panday na sumaksak, bukas, hindi ka nasisikatan ng araw. Pero teka lang, nakinig ka ba, Zites? Kasi putang ina, langaw ka, Zites! Binugaw kita, huwag kang malilito. Ganyan ako pumupukaw ng deadlines kapag tuwing style kung mag-freestyle ka, siguradong masa ka mabibigo. Kaya nga dinuraan na kita ngayon, kasama yung dalawang aso rin na nagsasabu. Binabato ko kayong tatlo kasi parehas kayong walang respeto dito sa nagtatato ng trademark. Binibenta ko artworks and souvenirs, wala akong pen shop. Pero kung kayong tatlo ang aking magiging pen pal, puta, may penmanship din ako like a street cat. Lilitsing yawa, kamo mga siloso, mura mong sikinsa. Subukan niyo ulit galawin Tweng Style Pilipinas at pwesto sa Dawis na pinaghirapan ko sa pagtanim. Luzon, Visayas, Mindanao, ang rires back! Ingat kayo sa kumpiyansa mga bisdak. Yawa, ito ay click-clack, tunog ng simula ng riot ng mga gang ng mga artista. At ikaw, ikaw ang unang inublog ko sa suka. Mas matindi pa sa sausawan ni Gaspar. Amuyin mo mamaya halimuyak na kita. Tatlong beses na niya na-mention si Gaspar. Siguro malaki yung papel ni Gaspar talaga sa buhay ni Tweng. Click, clack, clack back ng mga gang ng artista. Ay. Entertaining pa din. In fairness to Tweng. At ikaw ang unang inublog ko sa suka. Mas matindi pa sa sausawan ni Gaspar. Amuyin mo mamaya halimuyak na kilikili ng asawa niyang may koka. Mga puta! Okay yung round 2 ni Tweng. Okay yung round 2 niya. Siguro nung round 1, tingin ko walang nanalo sa kanila kung tabla sila doon. To round 2, bigay ko to kay Tweng. Dahil kahit papano na-exhibit niya yung rhyming. Tsaka yung stage presence niya kahit na tatlong beses niya sinuntok yung mic. Tsaka yun, natutuwa ako sa mga references niya yun, si Gaspar. Parang siya lang nakakilala dun sa aso na yun, pero
tatlong beses niya sinabi dito. Pero nakakatawa kasi dahil yun nga, yung pag-ulit-ulit niya, parang para sa akin, feeling ko malaki yung kumbaga may meaning sa kanya yon. Tapos kahit nasabihin ng mga tao naman siguro na si Tuwing, hindi namin maintindihan, parang ano, parang taong grasa na binigyan ng mic, parang binigyan ng pagkakataon. Eh, ang pagkakakilala ko kasi kay Tuwing, talagang artist siya, director siya, gumagawa siya ng mga handicrafts. Alam ko, nagpe-paint din to. So, para sa akin kasi yung art, ano yan eh, kanya-kanyang interpretation yan eh. Siguro para sa artist, may ibig sabihin siya, pero sa mga viewers or listeners, walang sense. Yun nga, sabi nga nung quote, diba, art is not supposed to be beautiful, it's supposed to make you feel something. So, yun, may naramdaman naman ako dito, natawa ako. So, na-accomplish niya yung, ano niya, yung goal niya dito bilang artist. Although, weirdo lang, di natin alam kung anong ibig sabihin ng mga sinabi niya, no? At least kino-comment ko si Tuwing na nai-express niya yung sarili niya, yung mga feelings niya at mga thoughts niya. Passionate siya sa paggawa niya, no? So pakinggan natin yung round 3. Ano pinagsasabi mo, Tuwing? Sinaulo ka na! Eh, punta yung taga nga, di mo maalala. Ano ibig sabihin, matalino ka? Kago, ang lakas ang tama mo. Wala ka namang may ibang maisip na rin niya, puro bato, bato. Weng, wala akong ibang iniisip sa buhay ko, kundi ang magbalik ka sa katinoan. Tanda mo, Tuwing, marami kayo. Magbalik ka sa katinoan. Kasi kami, pati kami dito sa Luzon, naapektuhan. Tignan mo si Busari ko. Parang naapektuhan. Boss, ikaw ba ba yan? Ngayon ko lang nalaman, uprising ka pala. Kaya pala pag mangingi ako ng pera kay Boss Arik, walang napadala. Ilalason mo isip niya eh. Sa'yo rin pala galing yung mga kwintas na gawa sa mga ipil-ipil at balat ng palaka. Mahirap daw gawin kasi galing pa sa mga kuweba na may third eye na daga. Eto, mga bagong design mo. Utangin, nakita ko sa bag mo. Mga bagong design mo nagawa. Tang ina. Tuwing, oh. Mga bagong design mo nagawa, oh. Bebenta mo 5,000 isa, di ka na naawa. Tama na, Tuwing. Maawa ka naman. Kilala kita, Tuwing. Ikaw yung anak ni Aling Loling na Duling. Nang misang malaking si Mang Erning. Sobrang sarap gumiling, halos tululaway, halos mapraning. Tuwing, pag-asa ka pa. Pang ino mo, Tuwing, mahal ka namin. Huwag kang nagkakaganyan, nakakaawa ka. Kung ano-ano pinagsasabi mo, parang wala ka na sa sarili, director ka? Pang ino, wala nga kayong TV, director ka? Papakotin mo ulit yung mga ginawa mo, Tuwing, ha? Para makita mong kapraningan mo. Sabi niya, akta, mga kapagkakta ng putang ino. Eto, sinabi ng putang ino, pati yung patay, dinadamay mo. Tuwing, binabalaan kita. Oras na magbenta ka pa ng mga kwintas na ganyan. Tandaan mo, Tuwing. Huwag mo ako pilitin gamitan kita ng kapangyarihan. Tuwing! Tandaan mo! Tandaan mo kung ilan yung kukunin. Meron din ako gumawa. Gawa tayo. Ikaw, Tuwing. Anak ka abong nabihin mo, Aduneng. Natatabo ka na, hindi nang abaluktot na Adaling. Hindi ka naman agaling. Kutupa mo ti Daling. Aba na buhok mo, amoy daeng. Ina mo, tigas na rin, oh. Agit mo yan, puputok yung Tuwing. Tampung araw kayo dililigo, no? Pag ikaw ligo, na ulan eh. Pumporo-pumpom, kinangina mo. Tingnan mo, Tuwing, oh. Hindi ka naman kumigilos, pawis na pawis, oh. Tingnan mo. Baka meron ka pa dyan, magtira ka. Meron pa tayo bukas, oh. Hindi, joke lang, nagbago na po ako, eto lang hindi. Dati, baka 50 lang, ngayon, 3H na. Puta, pagkatapos ng 3, puta, pumalo up pa. Yan
Ang lakas ng tama. Tingin mo lahat niya. Basketball yun, basketball. Lumilipad na naman ng isip mo. Puta, isip mo lagi, puro bato, tuwing puro bato. Wala ka ng pag-asa, tuwing puro ganyan ka na lang. Sinasabihan kita para magtino ka. Hindi tayo magkalaban, tuwing. Magkagrupo tayo, di ba? Kaya tayo pinaglaban ni Anigma para masalamin natin yung isa't isa. Yung bato sa bato, yung nagbagot, hindi. Tignan mo nga yung mukha mo, hindi ka makangiti. Tignan mo yung mga pinaglilagay mo sa ikaw mo, tuwing. Oh, kahit sa kabibi na aliper lang, di makatulog ng ilang gabi. Yan yung unang mga butonis ng araw. Alam mo sa kinukuha to? Sa mga katulugan ng langaw. Di ba kanina may mga kuweba yung third eye na daga? Ito, tignan mo. Third eye na mukha. Kawawa ka, tuwing. Kung susulat na kita na mas malupit, ay nakakaawa ka na rin. Pag uwi mo ng Davao, tinda ka palitaw, sakay ka ng bangka, sigaw ka, tigaw. Tuwing! Tuwing! Time! Yun yung round 3 ni Saito. Siguro yun yung pinaka may laman niya na round. Sana hindi na lang yung inulit yung baby talk na tuwing-tuwing kasi nagamit na niya sa first round. Parang wala na siyang dating dito. Pero so far dun sa tatlong rounds niya, ito na yung pinaka may laman. Yun nga, think of freestyle karamihan ng ginawa niya dito. Think of talaga last minute na battle to. Tignan natin yung round 3 ni Tweng. Ano na naman yan, Tweng? Ano na naman yung putang yan ang bit-bit mo't karga? Nakalimutan mo ba? Okay, wala pa tayo. Ano naman yung mga bit-bit mo't karga? Yawa. Talagang 98% sa mga nakinig at nanood ng live sa mga laro ko, putangin na patikurado, putangin at hindi pa handa. Kaya wala na kung gaana. Yan ang akala ni Sir Arik. Akala niya ako'y dismayado sa naging resulta pagkatapos ng laro ko sa Gubat 9. Ang hindi niya alam, ako'y lisensyadong pumapatay pa rin na makagayang mo may bit-bit lang din na mga stupid lines. Sa tingin mo ba ako'y malnourished by? Eh kung saksakin ko utak mo nitong stainless tutor. Makasunting ha? Ano pala kasi suntok niya sa ulo ni Saito. Ano kasi yung tuwek ha? Tagina. Ay, tangin ng battle to. At mo nitong stainless tutor. Ako! Ano kasi yung tuwek ha? Para may maisip naman itong rockstar na frontman ng methamphetamine pride. Inaabangan niyo pa talaga kung anong ilalabas tong gamit ha? Yawa. Huwag na kayong mag-expect. Yawa, respect the unexpected. Ah! Yawa! Putay na mga lyrics mo ngayon, kumalat. Tanawa! Ihian ko muna para dama mo ang mainit ko na paggalang. Kasi ano bang meron sa bitiranong to? Karaniwan. Itong disenyo sa mga teka mo ang dapat mong pagmasdan. Itong disenyo sa mga teka kung dapat mo pagmasdan. Alam kong, laro namin hindi mo sinundan. Pero kung pinakinggan mo lang sana si Mr. Jollibee, yung nagsabing ako isang leader ng isang ethnic group, alam kong isa ka rin sa mga bobong tatayo, sasaludo sabay, sasagot ng putang inang understood. In short, magkaiba tayo ng standing dude. Tinatayo ko salita, parang tula na kinabisa ng isang philosophy major. Habang standing boy, nakaupo pa rin sa umpisa as Mr. Pedro Cannon Jr. Kaya sino sa atin ang palisa? Guess mo ba punto ko, Mr. Freestyler? Naliwanagan ka ba sa sinabi ko? Mukhang hindi pa. Dapat kasi, sinabi mo kasi Rafi Tulfo na sa presinto ka na lang nagpaliwanag. Ano, Zais, masakit ba? Oh, Tweng, masakit na.
Kung ganun, Zaitz, umaray ka. Masakit ba? Sa tingin ko, hindi pa. Mas masakit siguro kung pinatikim ka ng sambal ng Rastafari. Mandadamayawa. Iuntog ko mga ulo yung dalawa sa mga anak niyo, eh. Puta, hilas-hilas na mga nig... Torjak, bisang kinsa mga babae. Dayon, di ba negiapon ka? Buhe, o mayang mga liwat. Yawa. Di ba? Kaya nga napapasyat si Cruz, eh. Masaya ang may utang, hindi ba? Okay, yun yung round 3 niya. So, parang mas humina siya kumpara doon sa round 2. Bibigay ko yung round 3 kay Saito. Siguro, yun nga, round 1 tabla, round 2 tuwing round 3 Saito. So, tabla lang to. Ang battle na to. At yun, no, dapat ano to, icebreaker siguro na battle to dito sa Ahon 10. Na talaga akong masabi, natunaw yung utak ko sa dalawang to, eh. Napakatindi ng mga references, eh. Pinaka tumatak na linya talaga sa akin yung asong si Gaspar. Yan, lagi kong maalala yon. Siguro dahil nakalaban ko na si Zaito sa future, siguro napaka-entertaining na battle kung makakalaban ko rin to si Tweng, no. Parang interesting ko ano yung magiging kalalabasan pag kami naglaban nito. Yun, shoutout sa dalawang to, Zaito, Tweng. Tuloy nyo lang yung mga ginagawa nyo, sining, yung art nyo, music, at di ko alam kung may judging to. Tingnan natin. Lift up, Tweng vs. Zaito! Kakaiba yung performance art na yun para sa, mula sa anilang pareho. Magigay para sa anilang pareho. Boto ng rado, 3-2, magigay para kay Zaito. Nanalo si Zaito doon, dikit nga yung laban. So yun, sana na-enjoy nyo yun kahit papano. Gaya na sabi ni Enigma, performance art tong flip-top. So walang rules, kanya-kanya kung anong gusto mong style na gawin mo. Nakita ko naman yung effort, both sides. At kahit papano, na-entertain tayo doon. Kaya abangan nyo pa yung mga susunod na uploads natin dito sa Break It Down, mga kanta at mga battle. At yun lang. Salamat. Peace. I'm out.